Iba't ibang probinsya sa bansa naghahanda na 5 araw bago ang barangay at SK elections 2023. May detalye live si Zen Kilantang ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Zen? Cecil, puspusan na ang paghahanda ng COMELEC upang masiguro na magiging matiwasay ang idadaos na eleksyon sa Lunes. All set na ang COMELEC Naga City ilang araw bago ang barangay and SK elections. Handa na rin maging ang list of candidates na ipapaskil sa mahigit 300 polling precincts at iba pang gagamitin sa mismong araw ng halalan. Sabi nito, 99% prepared na kita. Sa ngunyan, kompleto na po sa mga nagabot ng mga accountable na accountable forms, kabali na po ang mga balota. Dumating na rin ang iba pang election paraphernalia, gaya ng indelible ink, ballpen at election returns. Nananatili ito sa Naga City Treasurer's Office para sa safekeeping at inventory. Handa na maging ang COMELEC Region 6 sa eleksyon. Dumating na rin ang official ballots at election returns at na-turn over na sa mga tanggapan ng Municipal COMELEC. Muna yung pinaka-importante, no, mga gamito natin sa adlaw ng Lunes, no, during election day. Official ballots, mga election returns, mga indelible ink. So they are in the process now verifying. Handa na ang election frontliners sa Central Visayas sa darating na barangay and SK elections sa Lunes. Kasama sa pinaghahandaan ng COMELEC ang seguridad ng mga guro na magsisilbi sa darating na eleksyon. Kahit pa man may mga lugar na isinailalim sa COMELEC control, walang guro na nag-aatubiling magsilbi sa eleksyon ayon sa COMELEC 7. Wala naman daw dapat ipangamba ayon sa COMELEC dahil sa pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Nasa mahigit 12,000 na miyembro ng peacekeeping forces ang itinalaga na sa rehiyon. Umabot na sa 62 ang election areas of concern sa Region 1 base sa bagong datos na inilabas ng COMELEC Regional Office 1 matapos ang isinagawang command conference ng Regional Joint Security Control Center. Pinakamarami sa lalawigan ng La Union na may 48 barangays na nasa ilalim ng yellow category o may intense political rivalry. Samantala, itinaas sa orange category o election of immediate concern ang Barangay Asin East, Malasiki, Pangasinan matapos ituring na election-related incident ang pamamaril sa isang incumbent barangay kagawad na kumakandidato sa pagka-barangay chairman. Napag-usapan din kahapon na pwede nilang dagdagan ng pwersa kaming pang-AFT. Yung mga areas na katulad ng ganyan sa na-categorize as election area of immediate concern. Mahigit 9,000 uniformed personnel ang ipinakalat ng COMELEC at Police Regional Office 10 upang magbabantay sa seguridad ng barangay at sangguniang kabataan elections sa Northern Mindanao. Kabilang din sa idineploy ang mga personnel na sinanay bilang Board of Election Inspectors. Nasa 176 barangays ang isinailalim sa election areas of concern sa rehiyon na karamihan ay nasa Lanao del Norte. Magdepende ka na sa prevailing situation on the ground, padayon ang ato ang intelligence monitoring. Cecil, samantala dito sa Western Visayas, may naitalang 172 na election concern areas o election areas of concern. Tatlo rito ang kabilang sa areas of grave concern na pawang nasa probinsya ng Negros Occidental. Cecil? Maraming salamat, Zen Kilantang ng GMA Regional TV 1 Western Visayas.